Kumbaga, kung ang asawa nyo ay nagsama kayo ng 30 years, wag mong ipagpapalit sa 3 hours lang. You know what I'm saying? Hey guys! Today! May pag-uusapan tayo, pero guys, syempre bago mag-umpisa, no, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala sa lahat ng subscribers ko dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat. We are 47,000 subscribers. You know what I'm saying? Hindi ko alam kung paano ko yung pasasalamatan isa-isa, pero maraming salamat po. And then guys, syempre maraming salamat din sa mga sumusuporta sa akin dito sa Facebook page ko. Ito po yung guys, lang kung nagiging wallpaper ako, lang po dito ang Galit TV. You know what I'm saying? And then guys, syempre ang video na to is rated SPG. Sinto panubay na magulong sa mga batang ko po i-attend show below. Huwag niyo po ang panoorin ng video po doon sa unang mga open line sa matatang tunay na nakakintindi sa akin. You know what I'm saying? Ang puti yan, gago. Puti yan, kala niya. And then guys, syempre ang pag-uusapan natin ngayon, it's all about cute. Alam niyo naman guys, pag cute ang pinag-uusapan, hindi boring. You know what I'm saying? Guys, ang pag-uusapan natin ngayon, it's all about asawa. You know what I'm saying? Ito lang yung question eh. Kung ang asawa mo ba, asawa mong lalaki ay nagkatulo o nagka-STD, hihiwalay mo ba siya o hindi? Para sa akin guys, mas magandang hiwalay mo na yan. You know what I'm saying? Kasi guys, ang pagkakasakit ng STD or tulo, it's napaka-gago naman. You know what I'm saying? Parang, kung ikaw po ay lalaki at nakikinig sa akin, parang ka na mag-gago, no? You know what I'm saying? Hindi ka ba nag-iingat? Tanga ka ba? Diba? Nakakadiri. You know what I'm saying? Nakakadiri. Real talk, nakakadiri. Yung tulo po is nakakadiri. You know what I'm saying? Yung ari po ng lalaki, meron po yung butas, syempre. Yung ihian po, guys, yung ihian, to be real lang, yung ihian, may tumutulo po dung nana. You know what I'm saying? Yung nana po. Yung nana na yun, nakuha niya po yun sa mga payarang babae. You know what I'm saying? Yung tira lang tira sa iba't ibang babae. You know what I'm saying? Yung hindi nag-condom, yung hindi nagsisafety first. You know what I'm saying? Yung talagang walang, I mean, makatira lang, okay na. Diba? In the end of the day, diba, na-realize niya, pagkagis niya ng umaga, ang sakit-sakit na ng ihi niya. You know what I'm saying? Pag umiihi siya, sobrang sakit. You know what I'm saying? Talagang habding-habdi na. You know what I'm saying? Yung parang mapuputol na yung titi niya. You know what I'm saying? Parang ganun. So, ganun po kasakit ang tulo. No, base sa mga tropa ko, you know what I'm saying? Kasi may mga tropa ako nagkatulo. You know what I'm saying? Real talk. May mga tropa ako na nagkatulo. And then after that, alam mo yun, yung mga asawa nila, meron humiwalay sa kanila. Meron naman na talagang nandun pa rin yung asawa nila to, alam mo yun, to support them. Kasi syempre, sakit yun. Syempre, and lalaki tayo, you know what I'm saying? Marupok ang mga lalaki, you know what I'm saying? Parang, siyempre, pag may bigas dyan, at kami po ay isang sisi, talagang tutuka at tutuka ang isang lalaki. You know what I'm saying? Hindi natin masisisiya. Pero, sabi ko nga guys, kung ikaw po ay babae at ang asawa mo ay nagkatulo, you know what I'm saying? Hiwalay mo na. Diba? Hiwalay mo na. Kasi siyempre, it's napakasakit nun para sa isang babae. You know what I'm saying? Niloko ka na, tapos after that, nagkatulo pa siya. You know what I'm saying? Paano na lang guys, kung itong lalaki na to nakipag-sex pa dun sa asawa, siyempre hawa-hawa na yan. You know what I'm saying? Siyempre, nakakadiri nga. You know what I'm saying? Real talk, nakakadiri talaga. You know what I'm saying? Kung ang babae talagang mabait, magiging masamang tao, talagang baka mapatay niya pa yung asawa niya. You know what I'm saying? Baka mapatay niya pa yung asawa niya. You know what I'm saying? Parang ang hirap, di ba? Ang hirap mag-decide. Pero para sa akin is hiwalay mo na. Pero sabi ko nga, sa kabilang dako, syempre, meron pa rin second chance. You know what I'm saying? Meron pa rin second chance. Lahat naman ng tao sa mundo, they deserve a second chance. You know what I'm saying? Kung kayo po talaga ay mahal na mahal mo ang asawa mo o boyfriend mo, you know what I'm saying? Patawarin mo, supportahan mo. Ang mas maganda, kung talagang gusto mo siyang supportahan at gusto mo siyang patawarin, you know what I'm saying? Di, mag-ano na lang kayo. I mean, supportahan mo siya, sabihin mo siya, or sabihin mo sa kanya na, ayan ha, wag ka nang titikim ng iba. You know what I'm saying? Di ba? You know what I'm saying?
ano ka na, kumbaga, sabi mo sa kanya na, dito ka na lang kasi, di ba, you know what I'm saying, sabi mo sa asawa mo, dito ka na lang kasi, you know what I'm saying, para-paras lang naman yan eh, you know what I'm saying, para-paras lang, iba-iba lang talaga ang hugis, you know what I'm saying. Anyway guys, sabi ko nga is, patawarin mo, it's fine, di ba, walang masama naman magpatawad, mas masarap kasi yung nagpapatawad ka, you know what I'm saying, kaysa naman na maghihiwalay kayo na may galit ka sa kanya, mas maganda kasi guys, kung magpapatawad ka, you know what I'm saying, magpatawad ka, suporta mo siya, lalo-lalo na pag may mga anak kayo, you know what I'm saying, kung meron siyang sakit, you know what I'm saying, may sakit siya, edi bilhan mo ng gamot, tapos wag ka makipag-sex sa kanya, you know, hanggang sa gumaling siya. De, pero kailangan, maganda guys, kung kayo po ay babae, tapos ang asawa mo eh may tulong, mas maganda wag po kayo makipag-sex ng 3 to 4 months, you know what I'm saying. Kasi guys, syempre, hindi mo pa rin alam na magiging malinis yan. So, kung kayo po ay babae at ang asawa niyo po ganun, wag po kayo makipag-sex ng 4 to 5. Mas maganda 4 to 5 months, mas maganda. Para mas talagang maging hawa, malinis yung daluyan ng ihi nung ano. Alam mo yung syempre yung virus, alam mo na. Hindi natin alam na talagang 100% mawawala yon. You know what I'm saying? Kailangan talaga guys, it's 101%, 'di ba? Bago ka makipag-sex sa asawa mo, 'di ba? Mas maganda kasi yung ganun, guys. Mas maganda yung malinis. You know what I'm saying? Malinis ka. Malinis ka sa inner and outer ng iyong ari. You know what I'm saying? Maganda yung ganyan. And guys, syempre, bakit nga ba nagagawa ng mga lalaki na makipag-sex sa iba? You know what I'm saying? Syempre guys, sabi ko nga, kung kayo po ay babae, gawin nyo po lahat, you know what I'm saying, para hindi po siya maghanap ng iba. You know what I'm saying? Diba? Kasi guys, mas maganda yung ganun. Diba? Kasi mas maganda yung ma-i-experience niya lahat sa'yo. You know what I'm saying? Lahat pa-experience mo sa kanya. You know what I'm saying? Magpakain ka. Lahat ng posisyon gawin nyo. You know what I'm saying? Lahat. Huwag ka magtitira. You know what I'm saying? Lahat. Diba? Lahat gawin nyo. You know what I'm saying? Lahat. Diba? At para hindi maghanap yung asawa mo. Diba? Hindi maghanap ng iba. You know what I'm saying? Hindi maghanap ng ibang putay. You know what I'm saying? Diba? And then after that, sa mga lalaki dyan na mahilig tumira ng iba, eh dapat guys, kung gusto niyo po tumira ng iba, eh dapat mag-ingat po kayo. You know what I'm saying? Kasi, ako naman guys, is hindi naman ako nagmamalinis. You know what I'm saying? This is real talk, sabi ko nga. This is real talk. Kung ikaw po ay lalaki, kung gusto niyo pong tumira ng iba, eh dapat mag-ingat po kayo. Especially kung meron pa yung pamilya, you know what I'm saying? Kung meron pa pamilya, mag-ingat ka. Siyempre, may uuwi lang kang tao, you know what I'm saying? Buti sana kung single ka, di ba? Nakakaya, especially if you have kids, di ba? May mga anak kayo. Nakakaya, you know what I'm saying? Nakakaya, di ba? Sobrang pangit ang kalalabasan na magkakaroon ka ng sakit because of pambababae, you know what I'm saying? So, mas maganda, is matuto ka makontento sa asawa mo. You know what I'm saying? Makontento ka sa puki niya. makontento ka sa puki niya. You know what I'm saying? Diba? It's your decision naman. You know what I'm saying? Kung decision mo naman na kung gusto mong hiwalayin yung asawa mo and then kung gusto mong supportahan, siyempre, sa totoo lang guys, pag may sakit ang isang tao, kailangan niya ng suporta. You know what I'm saying? Kailangan niya ng suporta sa mga mahal niya sa buhay. You know? Kasi kung mas masakit yung guys na meron na nga siyang sakit, and after that, iiwan mo siya. Sobrang sakit na. So, sino mag-aalaga sa kanya? So, hirap, no? Pero sabi ko nga, deserve niya naman na iwan siya. Ganun talaga yung buhay, di ba? Kailangan balance tayo dito. Kailangan balance talaga tayo, di ba? You know what I'm saying? So, deserve mo talaga maiwan kasi loko-loko at tumira ka ng iba. Kaya nagkasakit ka. Ayan, karma yan. You know what I'm saying? Automatic na ang karma ngayon. You know what I'm saying? Di ba? You know what I'm saying? So, guys, kung kayo po ay lalaki, mag-ingat-ingat kayo sa mga tinitira nyo. You know what I'm saying? Lalo lang sa mga babaeng bayaran at nakikita nyo sa kalye, ipipikapin nyo sa mga pawok. You know what I'm saying? Mag-ingat po kayo dyan, guys. Mahirap magkasakit. You know what I'm saying? Tulo, STD, HIV. Pag napunta po yan sa HIV, ewan ko lang. Ewan ko lang, guys. Mahirap magkasakit sa panahon ngayon. You know what I'm saying? Kahit na simpleng sakit, napakahirap. You know what I'm saying? Tapos wala pang mag-aalaga sa'yo. You know what I'm saying? Mas maganda kung may sakit ka man o magkaroon ka man ng sakit, nandyan ang pamilya mo to back up you. Parang i-comfort ka, yung talagang aalagaan ka. You know what I'm saying? Diba? Magkasakit ka, yung talagang sakit na normal lang. You know what I'm saying? Hindi yung gantong sakit na nakuha mo sa iba. You know what I'm saying? Napakahirap ng buhay ngayon. You know what I'm saying? Napakahirap mag-isa. You know what I'm saying? Ang sarap mabuhay sa mundo. You know what I'm saying? Tandaan nyo yan, guys. Ang sarap mabuhay sa mundo. Huwag nyo sasayangin ang buhay nyo. You know what I'm saying? Kumbaga, kung ang asawa nyo ay nagsama kayo ng 30 years,
wag mong ipagpapalit sa 3 hours lang. You know what I'm saying? Wag mong ipagpapalit sa 3 hours lang. Diba? Ang hirap magkaroon ng pundasyon ng isang pagmamahal. You know what I'm saying? Talagang bubuno ka talaga ng taon at dekada. You know what I'm saying? Wag mong sisirahin ang isang relasyon because of 3 hours lang at tapos nun makakuha ka pala ng sakit. You know what I'm saying? So yun lang guys. No? Maraming salamat. This is my own opinion. You know what I'm saying? This is my own opinion. Kung ano man ang sabi ko na against or pangit, you are free to comment down below. You know what I'm saying? So yun lang guys. Don't forget to subscribe to my channel. Comment down below and give me a big thumbs up. Maraming salamat guys. And, woo! Let's go!